Sa video na ito ay inaasahang matututuhan ang mga sumusunod. Napapahalagahan ang natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa, mamamayan sa daigdig, lahi, pangkat etnolingwistiko, at reliyon sa daigdig. Makasaysayang araw mga mag-aaral, handa na ba kayong makinig sa ating bagong aralin? Ako si Ginam Precious Season Sir Doncillo ang magpapaliwanag para sa ating bagong aralin. So, makinig mabuti! Ang Heograpiyang Pantao o Human Geography ay isa sa mga sangay ng heograpiya na tinatawag ding kultural na heograpiya. Isa pang pagpapakahulugan sa heograpiyang pantao, ito ay tungkol sa pag-aaral ng wika, lahi, reliyon at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ating pampalawakin ang kaalaman tungkol sa heograpiyang pantao at ang kahalagahan ng mga saklaw nito. Una ay ang wika, na kung saan ito ay itinuturing bilang kaluluwa ng isang kultura. Dahil sa wika, nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang mga taong kabilang sa isang pangkat. May 7,105 buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng tao. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. Tinatayang may 136 na language family sa buong daigdig. Ang wika ay tanda ng kultura. Kapag wala ito, hindi magkakaroon ng ugnayan ang mga tao. Lahat ng kultura ay may sistema ng panunat. Ang ilan sa mga wika na ginagamit sa kasalukuyang panahon ay ang Arabic, Chinese, English, German, Hindi, Russian at Spanish. Ngayon naman ay isa-isahin natin ang mga pangunahing wika sa daigdig. Isa sa mga pamilya ng wika na ating pag-aaralan ay ang Afro-Asiatic, na kung saan ito ay binubuo ng 366 buhay na wika at 5.81 na bahagda naman ang gumagamit. Ilan sa mga bansang gumagamit nito ay ang mga sumusunod. Pangalawa ang Austronesian sa pamilya ng wika na ating pag-aaralan na kung saan meron itong 1,221 na buhay na wika at umaabot sa 5.55% ang gumagamit nito. Isa ang bansang Pilipinas sa gumagamit ng pamilyang wikang ito. At ilan pa sa mga sumusunod ay ang makikita sa ating slide presentation. Pangatlo ay ang Indo-European na kung saan ito ay may 436 na buhay na wika o 46.77% na gumagamit. Ito ang pamilya ng wikang may pinakamaraming taong gumagamit sa buong mundo. Ilan sa mga bansa na gumagamit nito ay ang mga sumusunod na makikita sa inyong screen. Pang-apat ay ang Niger Congo na kung saan ito ay may 1,524 buhay na wika o 6.91% na gumagamit. Ilan sa mga bansa na makikita sa ating screen ang gumagamit ng pamilya ng wikang Niger Congo. Last but not the least ay ang Sino-Tibetan or Sino-Tibetan na kung saan ito ay may 456 na buhay na wika o 20.34% na gumagamit. Makikita sa ating screen ang mga bansa na gumagamit ng mga pamilya ng wikang ito. Alam niyo ba na ang salitang reliyon ay nagmula sa salitang religare na ang ibig sabihin ay buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito? Ito ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng mga tao na may kinikilalang makapangyarihang nilalang o Diyos. Ito ay naging batayan din sa pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay.
Last but not the least ay ang Sino-Tibetan or Sino-Tibetan na kung saan ito ay may 456 na buhay na wika o 20.34% na gumagamit. Makikita sa ating screen ang mga bansa na gumagamit ng mga pamilya ng wikang ito. Ang monoteismo ay ang paniniwala sa iisang Diyos. Isang halimbawa nito ay ang Kristyanismo. Samantalang, ang politeismo naman ay ang paniniwala sa maraming Diyos. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangkat etniko. Ano nga ba ang pangkat etniko? Ang pangkat etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Ang mga miyembro ng pangkat etniko ay pinag-uugnay na magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at reliyon. Kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Ngayon, alamin natin ano nga ba ang ibig sabihin ng lahi. Kapag sinabi nating lahi, ito ay isang pangkat na may kaugnayan sa ating mga ninuno. Ngunit hindi gaanong pare-pareho. Sa paglipas ng panahon, ang lahi ay ginawa ng magkasingkahulugan sa nasyonalidad, kulay ng balat, relihiyon, texture ng buhok, at pagsulong sa teknolohiya. Hanggang dito na lamang ang ating talakayan tungkol sa paksang heograpiyang pantao. Sana ay marami kayong natutunan sa araling ito. Kung may ilang bahagi kayo na hindi nauunawaan, ay maaari ninyong balikan ang videong ito. Sa puntong ito ay maaari mo nang sagutan ang mga gawain sa inyong module. Hanggang sa muli, ito si Ginang Precious Season Sir Doncillo na nagsasabing masayang matuto habang nasa bahay. Stay safe at nawa ay palagian kayong patnubayan ng ating Panginoon.